Hello guys, this is Hobbies and Journeys. Okay, nagbabalik po ulit kami. Nasa Pandora Spring Beach Resort pa rin. Pero Pinoy Sober ko na lang kasi nga nakaraan na video ko na CPR or tawag dyan copyright claim. So, nagtagal talaga ako sa pag-edit doon. Kaya eto, ginawa ko voiceover na lamang para sigurado na hindi na ma-CPR ulit, no? Pero, may ilang tips ako na ibibigay na natutunan ko na ma-CPR kayo. Kung halimbawa ma-CPR kayo, kung ano yung maaaring yung gawin gaya ng ginawa ko, no? So, kapag ma-CPR kayo, makikita nyo agad yung nakalagay na CPRR copyright claim. Pag nag-download kayo, nag-upload kayo ng video sa YouTube, then natapos na siya. Pagkatapos ng pag-upload nyo, may lalabas kaagad na copyright claim. So, nung na-copyright claim ako, kinaban ako kagad. Sabi ko, naku, baka ma-strike ako nito. Hindi tuloy ako, baka hindi ako maka-apply ng monetization, no? So, importante po talaga yun. Pero hindi naman po lahat ng copyright claim ay ma-strike po kayo. Depende po sa copyright claim. So, yung nangyari is nang sa akin, dalawang audio siya or dalawang music yung lumabas. Ang ginawa ko, tinapalan ko na lang. So, pagka-download mo kasi, dapat dun ka sa, sa Chrome. Hindi ka dun sa, hindi ka dun sa YouTube Studio na mobile lang or sa cellphone lang. Kailangan dun ka sa desktop site or desktop mode ka. Yun. So, yun yung ginawa ko. Punta ako dun. Then, hinanap ko yun yung copyright claim. Clinic ko yung video, tapos anyways, pasensya na guys, no, hindi ko may papakita yung photos, paano yun gawin kasi mga alauna na sa madaling araw nung ginawa ko yung pag-edit, yung last editing ko. Then nangyari, gusto ko na talaga matulog, but then dahil dun, tagalan na bago nakatulog. Kaya ang ginawa ko, minadali ko na siya. So, hindi na ako napag-screenshot. So, sorry guys. Pero, yun nga, kapag maka-copyright claim kayo, makikita naman nyo yun kagad pag mag-upload kayo. So, click nyo yung video na yun dun sa studio.youtube.com. Yun. Tapos, click nyo yung kung mobile yung gamit nyo, yun nga, dapat desktop mode kayo. Desktop mode nyo yung cellphone nyo. Then, makikita nyo yan dun sa may video nyo. Pag-click nyo sa video nyo na may copyright claim, click nyo yung copyright claim, then may lalabas dun na yun yung pipindutin nyo. Yung nakalagay na learn more sa baba nun. Makikita kayo doon. I-click nyo yun. Then, makikita nyo. Yung learn more na yun, makikita nyo doon nyo kung anong company yung nagmamay-ari ng music. Kung ilang minutes. Kung gaano katagal yung music na yon, kung ilang copyright claim yung nangyari noon, yung claim sa inyo. Then ang gagawin niyo, pwede niyo siyang tapalan o kung hindi naman i-mute niyo. Meron din naman song lang yung pwedeng i-mute, pero pag pinatugtog lang ng ganon, tapos hindi naman masyadong naririnig, hindi siya pwedeng i-mute lang yung music, yung background music. So, ang mangyayari, ang gagawin nyo talaga is
yun nga, tatapalan. Katulad ng ginawa ko, tinapalan ko. Pero may natutunan ako kasi pagkatapos ko ng editing na yun, kasi kada edit mo ng copyright claim, kapag tinapalan mo na siya, halimbawa dalawa yung na-copyright claim sa inyo, ha? Tapos sa isang video niyo, dalawang music yung nag-copyright claim sa inyo. So, e-edit nyo yung isa. Pagka-edit nyo ng isa, pagka-save nyo yan, hindi nyo pwede kaagad-agad na ma-edit yung isa pa. So, kailangan nyo maghintay ng confirmation na galing sa kanila na na-edit na siya. So, yung ano, nangyari, siguro mga within one day yan siya bago nyo ma-edit ulit. Pero, nangyari na sa akin, pagka-edit ko, pagka-save na pagka-save ko noon, nung lumabas kaagad, is updating. Then, nakalagay siya na found one. Ibig sabihin, may isa pa na copyright claim. Pero, pagkabukas ko ng YouTube studio ko kinabukasan, hindi na siya copyright claim. So, natutunan ko doon, pwede pala siya, hintayin nyo muna kung talaga ba kung talaga bang i-click claim yun ng may-ari yung music na yun. Kasi mahalata naman kung talagang kayo nyo nagpatugtog kasi rinig na rinig, diba? Kung talagang ginamit nyo yung music sa video mo, ginamit nyo yung music ng isang tao, na isang nagmamay-ari no, isang company sa video nyo, yun, maririnig ng maayos. Pero kung background lang kasi mayroong nagpatugtog, hindi yun masyadong clear. So, siguro, hindi na lang nila clean name kasi nga malabo naman yung background, hindi naman clear yung kanta, yung music. So, hindi na siya clean name. So, nangyari, hindi ko na siya in-edit. Hindi mo rin naman na kasi ma-edit pa kapag hindi naman copyrighted o wala namang copyright claim. So, nawala na yung copyright claim. So, ang nangyari sa dalawang copyright claim ko, isa lang yung na-edit ko, isa lang yung tinapalan ko. Yung isa, hindi naman na ipinagpatuloy. Tsaka yung isa ko pang natutunan. Hindi lahat ng copyright claim ay hindi kayo mamomonetized. Kumbaga, kung monetize na kayo, then may AdSense na kayo, hindi lahat ng copyright claim na clean name sa inyo, yun, hindi lahat ng ganon, hindi lahat ng nasi-CPR, ay hindi kayo makakakuha ng sweldo sa YouTube. Ibig sabihin, may mga company na hindi naman worldwide. So, may mga ilang bansa na hindi naman ginagamit yung music nila. So, doon sa mga bansa na yon, kikita pa rin kayo. Yun. Pero sa mga bansa na may copyright sila, so, yun. Ang mangyayari, hindi kayo kikita sa video na yon. So, mas maganda talaga, tapalan nyo na lang, listen nyo na lang, mute nyo na lang, kaya tapalan nyo na lang yung music. Pero, pwede kayo maghintay within 3 days kung hindi ba matatanggal yung CPR. Matanggal, di hindi nyo na kailangang edit, hindi na rin naman yung lalabas na copyright claim. Yun po ang mga natutunan ko. So, yun, kaya ngayon lang ako ulit nakapag-edit ng video. Ayan. Nag-swim-swim ng aking baby sa video na ito. Ayan. Actually, talaga nag-enjoy kami anyways. Balik tayo sa video na ito, no? Nag-enjoy talaga kami sa Pandora. So, ini-invite ko kayo na pumunta rin doon. Marami naman silang mga marami kayong mapagpipilian sa rates nila. Hindi lang sa rooms, kundi sa mga event din. Meron silang hall o function hall. Pwede rin malapit sa pool. Pwede kayong mag-pool party kung gusto nyo. Yun. Yan. So, sa susunod na video ko, yan,
about pa rin sa Pandora. Doon kasi nag-enjoy kami ng isang araw. So, sinulit na namin. Ito, solong-solo na namin kasi wala. Kami lang yung tao nito. May mga pagkakataon na masosolo nyo yung swimming pool kung weekend kayo pupunta. Pero kung, weekdays. Kung weekdays kayo pupunta, may pagkakataon na masosolo nyo yung swimming pool. Pero kung weekend, yun, syempre, as usual, maraming tao. Marami kasing walang trabaho. Monday to Friday lang yung trabaho. So, Saturday and Sunday, pahinga. So, yung iba, gumagala, pupunta sa mga paliguan, sa beach, sa resort. So, medyo maraming tao. Kaya, napansin nyo ba na yung una naming video, medyo maraming tao. Kasi may event noon, so nag-pool party din sila. Yun. Pero pagkagabi, nasulo na namin yung place until nag-check out na kami. So, nag-enjoy talaga kami. Kaya, babalik talaga kami rito sa susunod. Abangan kung kailan, baka matagalan. Pero, malay natin sooner. Ayan. So, sa pagtuturo naman ng paglangoy, no? Actually, hindi ako marunong masyadong lumangoy. Marunong ako lumangoy, pero hindi ako expert sa paglalangoy. Pero, tinuturuan ko yung baby ko lumangoy kahit na more than 1 year old pa lang siya. Kasi, para alam niya kung paano niya dadalhin yung sarili niya, no, para maging independent siya. So, importante po na maturuan yung mga anak natin sa mga bagay-bagay para matutunan nila kung paano maging independent. Hindi lagi silang dedepende sa atin. Papansin nyo, hindi ko siya nilagyan ng salbabida. Kasi magde-depend siya sa salbabida instead na matutong lumangoy. Okay, so sa susunod na mga pagkakataon, meron pa kami mga video na may papakita about sa paglalangoy ng bata. So, doon magbibigay ako ng ilang tips kung paano magturo ng baby o ng bata sa paglalangoy. Okay. At saka, share ko yung experience ko about that. Okay, yun lang po. Sa susunod ulit, magkita-kita po ulit tayo dito sa Reviews and Journeys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell, like, and share. Bye-bye!